Good day. So our topic for this discussion is Boolean algebra. So during our discussion of number systems, we have understood that computers accept humans readable data and converts to them into a sequence of bits, or what do we call binary digits. Okay, so these bits correspond to sequence of on and off signals that are acceptable computer codes, like 1, 0. Okay, so in line of this, since computers are built as collection of switches that are either on or off, so Boolean algebra is a very natural way to represent digital information. So we have to define Boolean algebra. Of course, what is Boolean algebra? So Boolean algebra was named after George Boole, so was born in November 2, 1815, and he died December 8, 1864. So he was an English mathematician, philosopher, and logician. So actually, his intention of developing such a new form of mathematics was to use mathematical techniques to represent rigorous tests, logical and philosophical arguments. So, in 1938, it was adapted by Claude Shannon, who introduced switching algebra. So, it is a two-valued Boolean algebra to represent bistable switching circuit. So, that is we use in efficient logic design. So what do we mean by Boolean algebra? So a Boolean algebra is a form of algebra that consists of set of elements, no? So it's mostly yung sinasabi natin na E, no? So those elements it's either true or false, or on and in informal it's true. Informal, it is true or false, no? Pagdating naman dito sa informal, we represent it as on and off, or 1 and 0, or high and low in digital system naman. Okay, so may encounter natin itong mga to, mga value na ito, and then we can also encounter yung variable na sinasabi natin, which is nandun naman yung mga symbols na magre-represent doon sa mga arbitrary element ng ating Boolean algebra. So a Boolean algebra differs in a major way from all the ordinary algebra na natutunan natin. Meron kasi tayong mga constant variables na ginagamit dito, at ang possible value lang naman nila is 0 or 1. Okay, so yung Boolean 0 and 1 sinasabi natin, hindi talaga sila nag nire-represent ng actual number, no? But instead, it represent the predefined voltage or range, voltage ranges na nagre-represent doon sa wire or doon sa input-output terminal of ng circuits natin. So doon pumapasok ngayon yung tinatawag nating logic level. Okay? Hindi talaga sila nagre-represent as number, ha? So mostly papasok tayo dito ng state ng isang voltage. So we have the set of operators, okay, which is 0, operators equals to not, and then or, and then the and. Okay? So because we only have two values, no, we only two values are possible. So Boolean algebra is relatively easy to work with as compared with ordinary algebra. Okay? So madali natin 'to magagamit kasi 0 and 1 lang naman, no? So in Boolean algebra, no, there are no fractions, decimals, negative numbers in place na sa madali. Wala tayong square roots na pag-uusapan, wala tayong cube roots na pag-uusapan, logarithms, imaginary numbers, etc. Wala yan dito. In fact, there are only three fundamental operator, basic operator. Yun yung sinasabi nating logic operation. No? Unang-una doon, yung sinasabi natin na ito, not. Okay? Yung not na ito, so this is a unary. So burahin ko na pala ito. Ito yung last discussion natin.
So yung NAT na to, so it is a unary operator that replaces a boolean value with its complement. So meron tayong table dito, tingnan niyo no. Parang nagda-transform lang naman eh. Okay? From ang variable A, si variable A kapag nag-proceed tayo sa operator na NAT A, okay? Yung value niya nagbabago rin. Okay, nagta-transform din yung value na meron tayo. Okay? So, paano yun? For example, nakita ninyo dito, ang given variable natin is A. And since yung variable A, may dalawang possible value, which is yung 0 and 1. Ngayon, kapag dumaan ito, for example, sa NAT gate na sinasabi natin, no, mapag-uusapan din natin yun sa next topic natin. Kapag dumaan siya ngayon sa NAT gate, yung value niya is na-invert. So, tinatawag din natin ito minsan inverter, no? So, sometimes, nire-represent natin to as doon sa mark na nakikita ninyo. So, huwag kayong maguguluhan, no? Kapag, bawa ito, NAT yan. Okay? Okay? NAT yan. Kapag ito, meron tayong tinatawag na overvar. NAT pa rin yan. Meron kayong nakitang elbow. NAT pa rin yan. Naka-tiled, yung parang may N niya sa gilid. NAT pa rin yan. Kino-considered pa rin natin sila as NAT value. Okay? So, next one is, we have AND. So, si AND naman, no, kanina, di ba, may nakita kayo multiplication. Or dun sa last discussion natin, meron kayong multiplication of binary numbers. Nabanggit ko doon na yung table na yon is nagre-represent kay AND. Okay? So, binary operator naman si AND. So, ang ginagawa niya, multiplication naman. Makikita nyo sa table. So, meron tayong dalawang variable, si A and B. So, kumbaga, parang anong nangyayari, yung variable na ito, yung variable A and B na ito, minumultiply natin yung possible value na meron sila. So, parang lumalabas, A ended with B. So, parang minultiply natin si A and B. Pwede natin i-represent ito as A, for example, A, B. Yan yung variable natin. And then, ito yung kanilang product, A and B. So, pwede natin i-represent A and B yan. No? Pwede natin i-represent yung dalawang yan. Or, pwede rin naman na ang pagsulat niyan ay B, AB. Magkadikit sila. And yan. Automatic yan. And yun nangyayari dun sa dalawang process na yan. And then, the last one is, basic pa lang naman, is itong OR. Okay? Si OR operators na sinasabi naman natin, addition naman yung ginagawa niya. Kung nakikita nyo nga dito sa ating table na ito, no? Binary operator naman pa rin naman siya. Logical, ang logical operation lang na ginagawa niya is addition. So, we call it not A plus B, no? We call it sometimes A OR with B. We represent it as A plus B. Okay? So, just take note na yung mga binary operators na yon, yung add na yan, and then yung dot na ito, no? Hindi asterisk yung ginagamit natin. Ginagamit natin to sa mga two operands, no? So, yun yung mga pinagko-combine natin na variables or yung value na meron sila. And then, yung mga operators kanina, yung elbow, yung overbar, yun naman yung mga unary operators natin. One operand lang yung ginagamit natin or mostly, pasok sila sa isang variables. Okay? So, may encounter natin sila, lahat sila. So, take note nyo yung mga basics na yan. Next is we have the 16 possible Boolean function of 2 variables. Take note, 2 variables pa lang ito. So, hindi nyo nakikita. So, bigay kayo mas malinaw-linaw. Ayan. No? So, ano nga yung variable? So,
programming variable, no, yung ginagamit natin sa ating program, meron siyang specific value, same lang din naman dito. So variable na symbol, it is a symbol na ginagamit natin para mag-represent tayo ng logical quantity. So lahat ng variable meron tayong possible value na 1 and 0 lang. Okay? 1 and 0 binary numbers. So now, we have 16 possible functions, no, from F0 to F15. So itong functions na sinasabi natin na ito, kapag 2 variables lang yung meron tayo, no? 2 possible variables ang meron tayo. So andun yung kanilang expression. Andito yung kanilang expression, operator symbols, name, and then the comments. Okay? So, on this part ng ating equations here, okay, we have f sub n is equals to 2 raised to, for example, combination, ito. F sub n, yung kanilang base number system. Ano ba yung mga possible states na meron tayo? Andyan yan. O, una. For example, ito. Kung titignan ninyo, ang sabi, ang nangyayari, and, no? So, ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng multiplication dito sa part na ito. No? Sa f and 1 na ito. Okay? And operator yung nangyayari dyan, no? Nagmumultiply. Next, yung sa f raised to 2. No? Paano tayo nag-come up? Dito sa 0, 0, 1, 0. Ito naman kasi, minultiply niya ito, di ba? Minultiply niya yung value na ito. Tama? Ito yan, no? Minultiply niya. Ito. So, ngayon, yung number 2, meron din tayong answer. Ito, 0, 0, 1, 0. No? Ang kanyang expression is f is equals to a, b, not. No? So, ngayon, tignan natin paano nangyayari itong process na ito. So, ngayon, ito. Meron tayo, for example, yan. Yung dalawang variable na yan. Variable na A and then B. And then, value 0, 0, 0, 1, 1, 0, then the 1, 1. Sila yung dalawang variable na meron tayo. Ngayon, ang sabi nga dito, no, is expression A, B, not. A, B, not yung nangyayari. So, F is equals to A, B, not. Gamit ako dito, over bar, para mas makita natin. Okay? So, A, B, not. No? Kukunin natin yung value nito. Pero ngayon, bago natin kunin yung value na to, no, kunin muna natin si not. Paliwanag ko sa inyo mamaya kung bakit. No? So, ano ba yung value ni binat? Ang sabi, pagka not, nag-i-invert siya ng value. So, pinapalitan niya yung value, ini-invert niya, tinatransform niya yung value ni B. So, si B, ang first value niya ay 0. Kapag ka naka-not B siya, siya ay 1. Si 1 ay 0, and then si 0 ay 1, and then 1 ay 0. Ngayon, ang sabi, expression ay A times B not. Ngayon, imumultiply natin si A kay B not. Kaya natin kinuha yung value nito. So, A, B not is equals to 0 times 1 is equals to 0, 0 times 0 is equals to 0, 1 times 1 is equals to 1, and then 1 times 0 is equals to 0. Kaya tayo ngayon nag-come up dito sa idea na ito. So, itong mga function na yan, yung mga nakikita ninyong function na yan, take note nyo yan, okay? Yan yung mga gagamitin, yung mga possible function na makikita natin. Meron tayong exclusive or, andyan yan, andito rin si NAND, si NOR, okay, complementary, nandyan pa rin. Yun nga yung binabaliktad natin yung certain value or specific value na meron tayo. Okay, so now, kita nyo kanina, no, itong mga values na yung possible variable na yan, pinakita ko sa inyo paano kinukuha. Sabi ko kanina, inuuna ko yung ating overbar. No? Nag-una ako ng overbar, no? So,
bakit ba nangyayari yung part na yon? So, meron kasi tayong sinusunod na precedence. Precedence, so yung pagkakasunod-sunod, no, paano natin sila isusolve, meron tayong dapat unahin na level. Hindi tayo pwedeng mag-proceed agad kay sum, mag-sum agad, or hindi tayo pwedeng mag-proceed agad sa product natin, mag-multiply agad. Kailangan muna nating sundin yung ating precedence. Okay? So, bigay ako ng example ngayon. Of course, ayan, tignan nyo, may practice exercise na agad kayo, okay? So, bigay ako ng example ngayon tungkol dito sa precedence yung sinasabi ko para mas maliwanagan kayo. Saan yung part na ito? For example, I have F is equals to C plus C not B plus B A not when A is equals to 1, B is equals to 0, and then C is equals to 1. Okay? Ngayon, meron tayong possible value na nakikita dito, no? Ang use ngayon nito, ito yung isa-substitute natin sa kanila. Okay? Substitute muna, ha? Hindi pa ako magpo-proceed dun sa ating precedence per se. So, F is equals to C. Ano yung value ng C? 1. Ano ang value ng C? 1 pa rin. So, happen, naka-overbar ito. Then, next, B, we have 0. So, magkatabi sila, no? C not times B. So, pwede natin i-represent ito as to 0. And then, plus B again, 0. And then, plus times A not. Or, sorry, 1 not. Okay? So, after this, saka tayo ngayon magkakaroon ng evaluation dun sa para makuha natin ito, no? So, sabi sa precedence, tignan ninyo. First, kailangan muna yung nasa bracket or yung nasa loob ng parenthesis. Okay? So, paano yun? Ito muna, oh, yung mga ito, no? Yun yung sabi sa precedence natin. Yung may mga nasa bracket or parenthesis. So, sorry, bracket or parenthesis pala, ito. Pero wala tayo ngayon yan dito. So, meaning, kung wala niyan, proceed tayo dito sa next. Yung boolean complement. Okay? Mag-complement muna tayo ng numbers. So, ngayon, ang i-complement natin dito, yung may mga overbar. So, meaning, kakaroon tayo ng 1 plus 0 times 0 plus 0 times 0. Right? Next is, doon pa rin tayo sa precedence na sinasabi natin. After ng not, magkakaroon tayo ng and. And is multiplication. So, magkakaroon tayo ng 0 times 0 is equal to 0 plus 0 times 0. Then, saka yung sa magpo-proceed sa last natin, which is yung sum. So, F is equals to 1 plus 0 plus 0 is equals to 1. Our final answer is F is equals to 1. The result of the expression is 1. Okay? So, ganun lang naman yung process na meron tayo. Kapag may parenthesis, so magbigay ako another sample, yung may buo na, no? Kabuuan na. So, again, sample. F is equals to A, B, C, D, A, not, plus A, B, D, or B, A times B plus, ayan. Now, when A is equals to 1, B is equals to 0, C is equals to 0, and D is equals to 1. Okay, now let's proceed. Doon muna tayo. Substitute muna natin yung mga value. Magkakaroon tayo ngayon dito ng A times B. Yung A natin ay 1 times B
yun ay 0. Parenthesis, magkakaroon tayo ng C 0 times D 1 then 1 plus A then 0 and then plus 1. So check natin, no? 0 si C, D si 1 and then A si 1 and then yun, A, yung A na ito. So 1 again. Next, doon na tayo ngayon sa precedence na sinasabi natin. Ang uunahin nating isolve yung nasa loob ng parenthesis natin or nasa loob ng brackets. Okay? Yung nasa pinakaloob na yan. Now, ano yung nasa pinakaloob nito? Ito. And pag in-observe natin yung nasa loob ng mga brackets or parenthesis na ito, makikita nyo may mga operations na naman tayo makikita. No? Which is, kapag nandun tayo sa, nag-focus sa loob na yon, uunahin natin yung next precedence natin, yung ating complement. So, i-complement natin yung nasa loob muna, no? So, magkakaroon tayo ng F is equals to 1 times 0, 0 times, complement nitong 1, 0 times 1, plus 1, complement 1 plus 1. Complement na tayo. Next part, precedence again, boolean product naman yung next natin. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng multiplication. So, ang imu-multiply natin, hindi ito. Yung nasa loob pa rin. So, magkakaroon tayo ng 1 times 0. 0 times 0 times 0 times 0 times 0 times 1 is equal to 0 plus 1 and then plus 1. So, hindi ko muna siya, hindi muna ako nag-proceed kasi ang sinusunod ko nga ngayon para mas maintindihan nyo is yung precedence, which is the last part naman. Later on, yung pinakagagawin nyo naman is yung pinakasum. Yung nasa loob pa rin tayo ng bracket or parenthesis na ito. So, magkakaroon tayo ng F is equal to 1 times 0 plus 1, 1 plus 1, 1. So, ngayon, natanggal na sila. Magpo-proceed tayo ngayon. Balik tayo sa ibabaw. Meron pa bang parenthesis? Yes, pero nasagot na natin. Isang value na lang siya, no? So, ngayon, magpo-proceed na tayo kay complement. May ko-complement ba tayo? Wala tayo ngayong i-complement. Now, next. Doon tayo sa product. And. So, ngayon, magkakaroon tayo multiplication. Mag-multiply muna tayo ng 1 times 0 times 0 and then 1 times 1. Meron tayong 0 plus and then 1 times 1, 1. Then, the last part is, of course, the sum. So, it's equals to 1. F is equals to 1. So, ganun lang naman yung way, no, pagkuha natin. So that's why you will answer this practice exercise. Okay? Then the next one. So bali tatlo 'yan. Send nyo rin sa akin. Okay? I need of course yung solution niyan. Send nyo sa akin sa email. So, another way of simplification of Boolean expression through postulates in Europe. Yun pa rin naman yung topic natin. So, meron tayong postulates and or yung tinatawag natin na axiom. So, these are given facts that are accepted as true without proof. So, hindi na natin kailangan pang ipaliwanag bakit ganun yung isang expression na nakita natin, no? Sila yung tinatawag natin na Huntington postulate, which refers to a set of rules defined on how a set of numbers can be manipulated and is used to derive certain theorem applicable assuming certain conditions. So, we have certain expression na ginagamit, binibigay at papatunayan or no need for proving, no, yun na yun. Unlike kay theorems, ito naman yung practical applications ni postulates. Si postulates, ginagamit natin siya mostly para kay theorems. But si theorems, is pwede rin naman natin siyang gamitin as another rule.
no? Parang si postulates rule na siya. Okay? Si theorem, ang ginagamit natin sa kanya, si postulate. Pero si theorem ay isa ring rule. Kaya ginagamit din natin si theorem kay theorem. Okay? So, bakit kailangan natin siya malaman? So, actually, if we don't know which one are postulates or theorem, no? Paano rin naman natin ma-figure out, no? Kung ano yung kailangan nating i-prove doon sa isang expression na meron tayo or yung parehong expression. Okay? So, si postulates, given facts. So, si theorem, practical application. Now, manalaman na natin kung ano yung mangyayari, no? We have 6 postulates, no, na gagamitin. So, first is we have postulate 1, yung tinatawag natin na set and operators. So, set and operators implies that variables are subject to equivalence relation. This satisfies the principle of substitution. Okay. For example, so, daan na rin natin itong next definition. This also implies that a pair of variables are close under binary operators. Binary operators produce a boolean result according to the specified rule of each. So, anong meron dito kay postulate 1? So, si postulate 1 na ito, sana, postulate 1. So, halimbawa, no, meron tayong F is, sample lang ha, pero hindi naman natin siya mostly ma-encounter talaga dito, no. G is equals to X plus Y, no. And then, meron tayong F is equals to A plus B times G, no. Ngayon, yung set and operators ang sinasabi natin, doon niya pumapasok yung idea ng substitution, no. Si G, pwede nating i-substitute ng X plus Y. So, that magkakaroon tayo ng F is equals to A plus B times X plus Y. So, ganun ngayon yung idea na yon, no. Yung equals na sinasabi natin nito, no, nagkakaroon tayo ng assign, nag-assign tayo ng isang expression dun sa combination ng variable na ito, no. So, yung G na ito, part ng expression na ito, pero may assigned variable pa na nasa loob niya. Meron pa tayong assigned combination variable, combined variable dun sa loob nun. So, ngayon, dun pumapasok yung principle na substitution pagdating dun sa numerical expressions na meron tayo. So, halimbawa, kung si G ay equals to X, ay equals kay X plus Y, it means also na si X plus Y equals talaga kay G. Gano'n lang yon. Pwede tayo mag-substitute. Tulad ng ginawa natin dito, nagpapalit tayo ng idea, nagpapalit tayo ng possible na variable doon sa loob na yon. Okay? So, gano'n lang naman siya. So, next postulate natin is yung tinatawag nating identity element. So, this implies that a variable with respect to operation, that operation or yung multiplication operation na sinasabi natin, na, is designated by one, produce the original variable. So, ano yun? Yung part na yan, ito lang siya. No? Sabi niya, no, isa-isahin natin. This implies actually sinasabi nating additive itong part na ito eh, no, addition yung nangyayari. Bakit? For example, meron akong variable, no, tapos meron akong addition operation and then inadd ko siya kay 0. Okay, ang pinoproduce lang naman nito yung original value na meron tayo. Okay. So ito yung ating postulate, tinatawag nating postulate 2 point A, no, which is A plus 0 is equals to A, or yung 0 plus A is equals kay A. Nagpo-produce lang siya ng kanyang original value. Okay?
So, yung isa naman na sinasabi natin, no, pagdating dito sa given, ano natin, no, kapag si variable naman ay minultiply natin kay 1, original value lang din yung kanya nilalabas. So, yung tinatawag naman natin to na multiplicative identity. So, ito yung pinaka postulate number 2 natin, yung identity elements, which is, kapag kasi A naman daw, minultiply natin kay 1, ang value niya ay A pa rin. Kapag ka ngayon naman, si 1, minultiply natin kay A, value niya ay A pa rin. Sir, what if ang nangyari, nagkaroon ako ng A plus 0, ano ang kanyang value? Ang rules lang natin ay A plus 0 is equals to A or A times 1 is equals to A. Kapag nagkaroon tayo ng A plus 1, rather, no, which is hindi na siya pasok ng rules, ito ngayon yung papasok na yung idea na theorem na siya, no, another expression na siya. Kasi si postulate na ito, yung nakikita nating postulate, is rules na ito. Rules na siya, hindi na natin siya mababago. Okay? Next rule na sinasabi naman natin is the postulate number 3, which is yung commutative. So, this implies that a resulting sum of a product is not affected even if order of the two variables. Take note, two variables is being added or multiplied is reverse. Hindi siya mahirap intindihin. Why? Ang sabi lang naman sa postulate number 3 natin, which is yung commutative natin, or commutative, kapag si A plus B daw, naging B plus A, pareho lang. Which is, kung titignan nyo, totoo naman. Si A times B, naligtad, yun ang B times A, same lang naman sila. Ganun lang naman siya kadali. Okay? Next. Rules tong binabanggit ko sa inyo, ha? So, next is the postulate number 4, which is the associative. Kung kanina, dalawang variables naman, ngayon, manonotice nyo, ang sabi, this implies that the resulting sum or product is not affected even if the order or the grouping of the several variables that is being added or multiplied is changed, as long as pareho dapat sila ng operator. Okay? For example, sinasabi, A plus B plus C. Pareho lang siya kay B plus A plus C. Okay? Pero kapag nagkaroon na tayo halimbawa ng A plus B times C, hindi na siya pareho kay C times A plus B. Don't be confused. Ang kinukuha lang natin dito is yung magkapareho. Okay? Parehong operators lang yung nasa loob nila. So, kung magkaroon ka ng A times B times C, pareho lang yan kay C times B times A or C times A times B. Ganun lang naman siya. And then, the next one is we have the distributive. Okay, so this implies that multiplying a variable by several variables that is being added or multiplied gives the same resulting as adding multiplying each other. So, na-encounter nyo itong mga ito noon pa man. Basic math. Ito yung naturo na ito. So, paano? Let's have a recap. Pero, ito naman talaga din yung pinaka-rules nito, no? So, paano natin ginagawa yung process na to? So, for example, again, we have A times B plus C. Saan pumapasok yung distributive? Ito, si A, i-distribute ko kay B. Of course, kasama itong buong ito, pati yung operator. So, ibig sabihin, magkakaroon na ako ng A times B. Distributive ngayon. Of course, may natira pa, C. Magkakaroon na ako ng A times C. Then, yung kanilang operator. So, magkakaroon ako ngayon ng A times B plus A times C. So, ibig sabihin, A times B plus C, kapag siya ay dinistribute natin, siya ay magiging A times B
plus A times C. So, ganun lang. Pumapasok yung idea na yon. Take note, no? Ganun yung ating way of distributing kasama si operators. So, karon ka na halimbawa ang A plus B times C. Buong operator na yan, buong expression na yan yung isasama mo. So, magkakaroon kang A plus B times A plus C. Basic math, distributive, yung nangyayari sa part na yan. And then, the last postulate na meron tayo is yung ating tinatawag naman na complement. Okay, postulate number 6. Complement. So, this implies that every variables, etc. Kayo na, nasa handout nyo naman yan, handouts nyo naman yan, pwede nyo nang basahin. So, step by step natin tignan, based nyo dyan doon sa handouts na meron kayo. So, ano ngayon yun? So, sabi, for example, magkaroon ako ng A, tapos minultiply siya sa not A. Ang ipoproduce niyan ay 0. Okay? Ang ipoproduce niya, 0. Kapag si A, inad kay not A, ang ipoproduce naman niya, 1. Yun lang din naman siya. Okay, take note nyo yan, ha? So, yan yung postulate number 6 natin, complement. Gagamitin natin yan sa ating another topic, which is ito na, yung theorem. So, Boolean algebra theorem. So, we have the first theorem here, which is yung tinatawag nating idempotence theorem. So, it implies that a variable that is added or multiplied with itself produces original variable. Sabi ko kanina, practical application itong si theorem. No, ang ginagamit natin dito is yung ating postulate. So, sabi, kapag alimbawa, si variable A, inadd ko kay A, ito, output niya ay A. So, paano natin mapapatunayan itong part na ito? No? We can prove that, lalabas yan. For example, prove that A plus A is equals to A. Ayan na. First, no? We have A plus A. Ngayon, for example, kunin natin itong si A na ito. No? Itong A na ito ngayon, ano ngayon yung katumbas nito? Doon na ipapasok ngayon sa postulate number 1. Operators and what do we call that? Substitution part, no? Ng ating postulate number 1. Which is, ang katumbas nito, pag tinignan natin, is yung identity. Which is, yung identity natin, di ba sabi, 1, A times 1, ay equals kay A. Diba? Yun naman yung sabi nun. So, meaning, magkakaroon tayo ng A plus A times 1. Huh? Next part, kunin pa rin natin si complement naman, 1. Bakit hindi ko hinukuha si A? Kasi, itong part na ito, mostly, uulit lang tayo ng ulit. Ang goal natin dito is ma-prove natin na A siya, no? Isinisimplify natin siya. Pero ngayon, na-extract muna natin. Ngayon, sa complement, ang sabi, ang 1 ay equals kay A plus not A. Right? So, meaning, itong part ngayon na ito, no? Pwede tayo magkaroon dito ng substitution ulit. So, magkakaroon ako ng A plus A times A plus not A. Ito na ngayon yan. Ngayon, kung mapapansin ninyo, pareho silang A, pero magkakaiba value nila. Why? Pagdating dito, nakakomplement si A eh. Iba si not A kay A. So, meaning, no? Pwede kong kunin ngayon ito, ayan, saan pumapasok yun? Distributive. No, sinisimplify naman natin. Kukunin natin si A plus, tapos si A, then yun natirang operator, and then times not A. Diba?
O, saan nyo ngayon nakikita itong A times not A na yan? Complement pa rin yan. Postulate na yan. So, magkakaroon tayo ng A plus 0, yung pinaka-complement niya. Okay? Which is equals to what? A. So, our final answer is A, which is ito yun, yung A natin. So, we've proved that A plus A is equals to A. Okay? So, next is, ito naman, A times A. Yan, A times A is equals to A. So, practice exercise ninyo ito. Papasa nyo sa akin. So, take note, practice exercise. Ito, papasa nyo sa akin. Of course, with solution. Okay? So, proceed ako sa next, topic natin ay yun naman. Yan. Theorem number 2, 0 and 1. So, it implies that a variable that is multiplied with 0 produces 0 and a variable that is added with 1 produces 1. O, paano ngayon? Yun ang nangyayari. So, burahin na natin siya. So, sabi, kapag meron daw akong A, no, tapos minultiply ko sa A0, ito daw ay 0. No, yung idea na ito. Ngayon, pagdating dito, part na ito, prove natin kung paano nangyari ito. Which is, pwede mo namang kunin ito. No? Kunin mo na sila ng sabay. Para di ka na mahirapan. Ano yung A, no, na pwede nating i-substitute kay A? A plus 0, for example. Ayan. So, si A plus 0, di ba, identity postulate yon. A plus 0 times yung 0. Saan natin makikita? Kay complement. Ito yan. A times A. Not. Ayan. Tignan ninyo, ha? So, ngayon, ang nakikita natin ngayon sa parting ito, meron tayong addition, no? No, tingnan nyo, dumami yung ating value or yung variable ng ating. So, hindi natin pwedeng ma-extract ito, no? Or ma-differentiate. Meaning, hindi natin pwedeng kunin si 0 at A nang sabay. Okay? So, ano ngayon yung gagawin natin sa part na ito? Okay? So, unahin muna natin si A. Si A, magkakaroon tayo ng 0 plus A times 0. Itong part na itong kay complement, pag nagkuha tayo, another multiplication lang. So, meaning, hindi na natin makukuha ito, no? Ang kunin natin, itong isang 0. So that, magkakaroon tayo ngayon ng A times not A. Right? Saka natin ngayon, i-add si A times 0. So, ito na sila, oh. Ngayon, pwede na natin kunin si variable A and operator ng multiplication. And then, si A not plus 0. No? So, ngayon, ano sila? Saan sila nanggaling? Distributive part yon. Ngayon, ano ito? A not, A times not A. Complement, diba? Sabi natin kanina, variable yung pinag-uusapan natin. At variable ito. It so happen, naka-complement pa rin siya. Pero variable pa rin naman yan. No? Sabi yan sa identity. So, ngayon, A times not A is equals to what? Complement, which is 0. So, we prove that A times 0 is equals to 0. So, practice exercise again. A plus 1 naman kayo is equals to 1. Which is, isi-send yung pa rin naman sa akin. Next is we have the involution theorem. So, this implies that the complement of a complement leaves the original variables unchanged. Ala, madali lang naman ito. Bakit? Ano ba sabi? Yung complement, tapos kinomplement ulit natin. O, ano yung value niyan? A lang din. Kasi,
yung variable, yung complement na ito, kinomplement mo lang, binalik mo lang din naman siya. So, yun lang din naman. Next is the De Morgan Theorem. No, madali lang naman si De Morgan Theorem. So, next is yung De Morgan Theorem nga natin. So, ano nangyayari? So, it implies that the complement of the sum or product of two or more variables is equals to the product or sum of the complements of the variable. So, ano na yun? No? Eto. So, let us say we have A plus B complement. Equal lang daw yan kay A not B not. Yan, yan ang sinasabi niya. Next, meron akong A, B, not. Equals lang daw yan kay A plus A not plus B not. Paano nangyari ngayon yun? Una, ito. Si De Morgan's, makukuha natin yan. Ayan, diba? Ayan yung pinaka-idea niyan. Kapag itong nasa ibabaw nito, 'di ba, may line yan over var, may operator style. Kapag ito, kinat natin ngayon ito, no. Kinat natin. So for example, nabura, no. Ngayon, ang natira na lang dito, nagkaroon ngayon tayo ng A nat, which is ito kasi pinutol natin at si B nat. Ngayon, yung cut, pag-cut natin is nakabase sa ibabaw nito, no, ng operators na meron tayo. Kaya ngayon, kung ano yung nasa ibabaw nito, itong part na ito, nagiging, yung operator na yun ay nagiging complement. Babaliktad, nagiging product. Kaya ngayon tayo nagkaroon ng A times B. Sample, A, ito naman original ay A times B yan, di ba? Pag kinat natin to sa ibabaw, nagkakaroon tayo ng, no, etong variable, etong ating over bar na ito ay napupunta kay A. So, nagkakaroon tayo ng A not. Itong over bar na ito napupunta kay B. And then, si operator nagiging addition naman. Nagko-complement. Okay? So, alimbawa, maka-encounter ka ng ganyan. A, B, plus C. Complement, and then, complement. No? So, mangyayari, putulin mo muna yung pinaka-nasa itaas. No? So, yung pinaka-ibabaw, kakaroon ka ngayon ng AB, complement, complement, then yung nasa operator na to, and then C, not. Ngayon, pag nakita ka ngayon nandito, no, ito yung nasa theorem number 3 natin. No, pag sinabi natin sa involution na yung complement, ikinomplement mo pa, babalik lang siya sa original value na to. So, meaning, maka-cancel na ito, magkakaroon na tayo ng AB times C, not. So, ganun yung pagkuha natin sa complementary natin. Okay? So, ganun lang naman ka-basic si De Morgan's Theorem. Now, practice exercise again. Kaharon tayo ng F is equal, so kunin nyo ito, De Morgan's Theorem. A, B, C, not, plus, A, C, to, then complement. Number 2, F is equals to A plus B times A plus B, C, not. Nasa loob ha, magkahiwalay sila. F is equals to AC not times A plus B not. Okay, number 4, madali lang naman sila, no? So A plus B plus C not times A B not plus A not, and then inverted. The number 5, F is equals to A D not
plus AB. Now, so practice exercise again din, sisend nyo ulit sa akin yan. So of course I need a solution. Next part is number 5, absorption or redundancy. So it implies that if there is a product that contains all the factors of a number of another product in a Boolean product that is expressed as a sum of product or SOP, then is the redundant can be eliminated. So ano yung nangyayari na yun? So let us say we have now A plus B. Or A plus AB is equals to A. Ayan. We need to prove that. So, paano yung way of proving natin? So, una, let's kunin natin ito. No, identity, multiplication dito. So, mostly, pattern na natin, no? Magkakaroon tayo dito ng A times 1 plus A times B. Diba? Pwede natin kunin si A. So, yung operator na yan. So, magkakaroon A times 1 plus B. Diba? So, ngayon, yung ating 1 plus B na sinasabi natin, theorem number 2 naman ito, no? So, magkakaroon tayo ng A times 1. So, A times 1 is equals to 1. So, check nyo ito dun sa postulates and theorem natin. No? So, sagutan nyo naman ito. Practice exercise pa rin ito. So, ganun lang naman yan. So, now, yan, practice exercise. Then, yan, pumapasok siyaan yung sinasabi nating duality principle. So, it states that every valid Boolean expressions, meron tayo, no, remains valid if the operators and the identity elements are in change as follow. So, changing sign. Nagkapareho, no, duality, no, nagko-complement doon sa loob na yan. So, kapag ka yung 0 plus 1 for example 0 plus A, no, halos same lang siya, no, kapag convert natin to another number, no, nag-aappear siya. So practice exercise, prove this, then sa inyo pa rin. Then we have the sum of products, so it is an expression. So, yung sum of product na sinasabi naman natin dito, so, basahin nyo na lang din doon sa inyong handouts, no? We have two products, for example, A, B. A, B. Ngayon, sinum natin itong dalawang A, B na ito. Ito ngayon yung tinatawag natin na sum of product. Yung isa naman, product of sum. Yung A plus B, saka si A plus B, naka-multiply, sila naman yung sinasabi nating product of sum. So, that's, ganun lang siya. Simple lang talaga yung product of sum and sum of product na ito. So, mababasa nyo naman sa inyong handouts yung mga given terms, no, and explanations about this. So, next is we have the sum of products, or the standard SOP form, or yung tinatawag nating mean term, and then yung POS, which is madadaanan naman natin to mamaya, or madadaanan natin to doon sa inyong next topic. Okay? So, that's all. So, thank you. So, see you again doon sa ating next topic.